Samantala, nagkasundo ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Garments Business Association of the Philippines o GBAP na pauna rin ang garment industry sa bansa bilang pagtulong na rin na mabawasan ang ating problema sa job mismatch. Narito ang detalye sa ulat ni Marge Romar. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga tao ay damit. Kaya naman upang matulungan ang garment industry o industriya ng mga damit sa Pilipinas, nagkaroon ngayon ng kasunduan ng Technical Education Skills and Development Authority o TESDA sa Garments Business Association of the Philippines o GBAP upang masigurado na mayroong sapat at kwalipikadong mga manggagawa sa nasabing industriya. Ayon kay TESDA Secretary Joel Villanueva, 15 milyong piso ang gagamitin mula sa TESDA Training for Work Scholarship Program upang mapaunlad pa ang kakayahan ng 2,500 individual na nais magtrabaho sa garment industry. We're looking at this month after signing, we're looking at this month na mag-start na kaagad. We'll go until I think December. And it's not only just about training new entrants to the industry, no, pati yung retraining and retooling ng kanilang mga workers. Ayon naman sa GBAP, nakatuon sila sa pagkuha ng 70% magsisipagtapos mula sa 6 hanggang 1 taong training. We started to look for workers and we couldn't find them. So we thought that this would be a good time to relook again at our partnership, our old partnership with TESDA. Nangako rin ng GBAP na patuloy silang makikipag-ugnayan sa TESDA para sa mga panghinaharap pang training sa nasabing industriya. Isa lamang ang kasunduang ito ng TESDA upang mabawasan ang job skills mismatch sa bansa. Ako ang inyong kaibigan, Marge Romar para sa Newslight.